Hello everyone! It's me again, Angeline. And for today's video, magbibigay ako sa inyo ng tips kung ano ba yung ating mga dapat nang kunin na requirements while waiting sa ating NVC letter or welcome letter. Yung mga requirements na hindi agad ma-expire, yung matagal yung validity na requirements na dapat na nating kunin habang nag-iintay tayo ng NVC letter natin para hindi tayo mag-ahol sa oras kapag natanggap na natin ang ating welcome letter. Okay guys, ito yung mga list na dapat nating kunin na habang nag-iintay tayo ng ating NVC letter. Kumuha na po kasi ako ng aking NVI clearance. Kasi ang ating NVI po is 1-year validity and for sure naman, hindi agad ito mag-expired habang naghihintay tayo ng ating NVC letter. Kasi isang taon po yun, medyo matagal. Imposible naman kung ma-receive natin yung ating welcome letter ng isang taon. Siyempre, tapos na tayo noon, nasa ibang bansa na tayo noon kapag na-expired ang ating NVI. And next po na dapat na natin gawin habang naghihintay tayo is mag-print na po tayo ng ating mga photos together, proof of relationship, like screenshot, and conversation natin, screenshot na natin yun. And ang gawin nyo guys is every month lang, kumuha kayo ng 3 na screenshot ng inyong conversation. Every month po is 3 screenshot, ipiprint nyo na yun. Every month yun. Ganun po yung ginawa ko. Meron na po ako. Noon ko pa yung ginawa, hindi pa ako approved to be honest, naggawa ko na yon kasi hindi naman na yon nila malalaman kung ginawa ko na. I'm very confident ako na ma-approve talaga ako kaya ginawa ko na yung aking proof of relationship. Katulad ng call logs, iprint nyo na yon, gumawa na kayo ng album, proof of ongoing relationship, sabihin nyo dun sa mga fiancé nyo na yung mga receipt nyo, yung airplane niya, yung mga resibo kung pinapadalhan kayo ng pera ng fiancé nyo, yung mga resibo nyo ng hotel kung nag-hotel kayo, mga restaurant na pinuntahan nyo kung meron kayo, especially yung receipt ng ring nyo nung nag-engage kayo, for sure na meron yung fiancé nyo ng receipt ng inyong ring, wedding ring nyo. I-print nyo na yung lahat and gumawa na kayo ng album kasi hindi naman yun ma-expired guys. Ito is para lang sa para lang makapag-ready tayo and hindi tayo mag-ahol sa oras kapag nakuha na natin ang ating NVC letter. Para yung mga main requirements na lang yung ating aasikasuhin katulad ng magpo-focus na lang tayo dun sa ating mga, yung sa fiancé natin, yung affidavit of support, doon na lang tayo magpo-focus sa mga yon. And yung mga proof of relationship naman, is pwede na natin gawin ngayon while waiting sa ating NVC. At eto pa guys, kung may mga problema kayo sa birth certificate nyo, like late register kayo sa inyong birth certificate, i-check nyo yung mga birth certificate nyo. Kapag late register kayo is, i-make sure nyo na mayroon kayong proof na kayo talaga yan, katulad ng inyong school records. Yung baptismal nyo, kunin nyo na sa mga provision nyo, ipakuha nyo na sa mga mag-anak nyo. And lalong-lalo na yung record nyo sa inyong city hall kung saan kayo ipinarehistro ng inyong mga magulang. Kunin nyo yon in case na may hingan kayo ng proof na kayo talaga yung nasa birth certificate. Kasi marami akong naririnig ngayon na tinatanong nila bakit late register ka sa iyong birth certificate. Humihingi sila ng pruweba. In case, i-ready nyo na yun guys para hindi talaga kayo mag-ahol sa oras. Meron na rin ako nung pinakuha ko na sa kapatid ko. Meron na akong record ng sa aming city hall. Nagpakuha na ako nun. And the important thing na kailangan nating ihanda habang waiting tayo sa ating NVC letter is ang ating sarili. Yes guys, i-ready natin yung mga sarili natin and especially mag-practice tayo ng mga information ng ating fiancé, like yung kung paano kayo nag-meet, everything na about sa inyo, alamin nyo, i-memorize nyo,
kasi may possibility na baka isa sa mga yan is i-ask sa inyo ng konsul. Make sure na memorize niyo yung inyong yung address ng inyong fiancé para hindi kayo mabulol kapag tinanong kayo ng konsul doon. And make sure lahat katulad ng number ng inyong fiancé, zip code, everything na kailangan niyong i-memorize is i-memorize niyo na, i-practice niyo kung divorce ba yung fiancé niyo dati, i-memorize niyo kung kailan sila nag-divorce, yung pangalan ng mga asawa nila dati nung nag-divorce sila, isauluhin niyo, i-memorize niyo yung mga date, yung year kung kailan sila nag-divorce and reason kung bakit sila nag-divorce para ready kayo, i-prepare niyo yung sarili niyo. And next guys, i-prepare nyo rin yung health nyo. Magpalakas kayo, mag-exercise kayo, uminom kayo ng mga juice, yung mga healthy para sa ating katawan, yung malilinis yung ating lungs para sa ating medical. And iwas tayo sa malalamig na tubig or soft drinks, iwas tayo sa malalamig. Kasi nagko-cause siya ng cough, so kapag nagpa-medical tayo at may ubo tayo is may possible na baka may sputum tayo. So, kailangan nating iwasan yon. Maging healthy muna tayo habang waiting tayo ng ating NDC letter. I-prepare natin yung sarili natin kasi alam nyo guys, worth it naman ito kapag ginawa natin yung mga yan. Kasi makakapasa tayo sa medical. Kapag healthy tayo, hindi na madidelay yung ating process kasi hindi na tayo may sputum. And kapag nag-practice tayo, masasagot natin lahat ng ibabatong tanong sa atin ng konsul. Kilalanin dapat natin yung ating fiancé ng maayos. Kung ano yung past niya, kung ano yung kung sino yung mga anak niya, dapat kilala nyo yung everything tungkol sa iyong fiancé. Katulad ng mga sinasahod ng fiancé mo, may possible na itanong sa inyo magkano yung sahod ng iyong fiancé sa isang taon or sa isang buwan or per week man yan or whatever, you know, kailangan yung i-memorize yun, kailangan yung alamin. And important sa lahat guys is alamin nyo yung kung paano kayo nagkikakilala ng inyong fiancé. Kung kailan kayo unang nagkita, kung ano yung mga date na una yung pagkikita, kung paano siya nag-propose sa inyo. Lahat ng information about both of you is sauluhin nyo guys, pag-aralan nyo mabuti. And wag na wag yung kakalimutang magdasal na yung mga inaaral nyo is pumasok sa utak nyo, sa mga kokote nyo, na hindi nyo makalimutan. Humingi kayo ng guidance sa Lord para lahat ng gagawin natin is smooth lahat. Lahat is malampasan natin. Kasi guys, kapag may guidance tayo from God, alam naman natin na lahat ng ating mga ipagdadasal sa Kanya is maaano natin, malalampasan natin, malalampasan natin yung mga kailangan nating gawin. Kasi alam naman natin na palagi lang ang Diyos nandyan and don't forget to call Him all the time, guys. Yun yung technique doon. Palagi kayo mag-pray sa Kanya. Pero kung hindi, alam nyo ba guys, kapag hindi kayo nag-pray, hindi kayo humingi ng guidance sa Panginoon, habang ginagawa nyo itong prosesong ito, hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Hindi natin sure kung ano yung mangyayari sa proseso na ito. Kaya palagi po tayong magdasal. Ipagkatiwala natin sa Kanya itong lahat ng ito at alam naman natin na malalampasan natin ito. Yun lang guys, at sana po yung mga tips na ito is makatulong sa inyo habang nag-iintay tayo ng ating welcome letter. And sana soon matanggap na natin yung ating welcome letter and maka-step up na tayo sa ating next process. And sana lahat ng makapanood ng video na ito, ipagpipray ko kayong lahat na sana ma-approve kayong lahat sa inyong interview. And ma-pass nyo ang medical ng smooth, walang sputum, and lahat tayo is makasama na natin yung ating mga mahal sa buhay. And that's all for today's video guys, and kung hindi ka pa po subscribe sa aking channel,
please consider to subscribe my channel and huwag mo na rin kalimutang i-share ang video na ito sa inyong friends. Kung may friends ka rin na nag-a-apply ng K-1 visa, don't forget to share my video para makatulong naman. And don't forget to like and comment below if you wanna ask something to me, or kung meron tanong ka na gusto mong malinawan, is you can comment down below and I'm gonna do my best to reply you guys. Thank you all. Bye.